Kaugnay pa rin po dito sa kaso na ito na natakot daw po itong si Bato de la Rosa na makulong, abay binanatan siya dito ni Raul Manuel. Ay, natatandaan niyo si Raul Manuel, ha? Na-miss natin ito si Raul Manuel eh. Matagal-tagal nating hindi tinapik itong si Raul Manuel eh, ng Kabataan Party List. Parang last time na tinapik natin itong si Raul Manuel eh, noong mga budget hearing pa, no? Yung kanyang mga birada sa Office of the President at ganoon din po sa Office of the Vice President. Ayan, nagbabalik ha. Muli-uling umingay itong si Raul Manuel at ang binibira niya ngayon, si Bato de la Rosa. Ayan, dalawa sila, bahala sila dyan ka-coffee. Pabiktim masyado. Kabataan urges Bato not to be coward. Face drug war probe. Ayan, sinasabi ni Manuel dito, huwag kang duwag, harapin mo itong kaso na isinampa sa'yo dahil sa naging pag-aksyon dito sa laban kontra illegal na droga. Basahin natin ang balita nito mula sa politico.com. Kabataan Party List Representative Raul Manuel, ngayong araw po ng Miyerkules, hinimok niya po si Senator De La Rosa to man up, magpakalalaki daw po at harapin itong investigasyon laban sa kanya kaugnay po sa naging war on drugs ng administrasyon po ng dati niyang boss na si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Pabiktim masyado. Naku, masakit ito mga binitiwang pahayag ito ni Raul Manuel, ha. Pabiktim daw po kayo, Senator Bato, sabi ni Raul Manuel. Hindi pang-aapi ang investigasyon. Swerte pa nga ni Senator Bato dahil binibigyan pa siya ng due process at pagkakataong magpaliwanag. May punto nga naman dito, di ba? May punto dito si Raul Manuel. Ang problema, wala kasi naka-file na kaso dito sa Pilipinas. Sa ICC nga, again, malinaw naman yan, wala silang jurisdiction dito. Di tulad ng libo-libong mga Pilipino, lalo mga kabataan na pinatay sa peking gera kontra droga dahil lang pinaghinalaan ng mga police. And again, marami pong na-convict, marami pong na-dismiss na police dahil po sa mga ganyang cases na napagbibintangan ang ilang kabataan. He should be brave enough to face any possible charges or be held accountable, sabi po ni Manuel. Manuel issued a statement after De La Rosa challenged President Ferdinand Marcos Jr. to be man enough. Yan. Binalik sa kanya ka coffee. Kasi sinasabi ni De La Rosa, di ba, kay PBBM, sa Adbili PBBM, magpakalalaki, harapin, sabihin sa kanila ng harapan kung ano ba, pinahintulutan ba itong ICC na mag-imbestiga dito sa Pilipinas, sabihin sa kanila, harapan ha, huwag talikuran. Yan, ginantihan siya dito ni Manuel, sinabihan din siya na magpakalalaki siya, harapin itong kaso na ito na isinampa sa kanya. To tell the public if he has plans to have him and former President Duterte investigated by the International Criminal Court. And I quote Manuel again, sabi pa ni Manuel, paranoid siguro si Senator Bato kung nagsimula na ang investigasyon kasi alam niyang mabigat, marami, at di maitatanggi ang ebidensya laban sa kanya at sa kanyang abo na si Rodrigo Roa Duterte. Yan ang sinasabi nila dyan eh. Mabigat daw po yung hawak nilang ebidensya at sabi nga ng actually, marites pa rin naman ito kasi hindi pa naman ito confirmed ka-coffee. Yan na, disclaimer yan ha. Hindi pa mga confirmed yan pero ang mga pinapakalat nilang balita eh medyo dehado daw po ang kampo ni Duterte dito. Ang tunay na pagiging makabayan ay hindi pagtaboy sa ICC, kundi ang paglaban para makamit ang hustisya para sa kapwa Pilipino. Nais ng mamamayan ang katarungan para sa bayang minasakir sa ilalim ng war on drugs, sabi po ni Manuel. Manuel said the Kabataan Party List will push for the prosecution of those behind the war on drugs and political killings. Yan po yung banta dito ni Raul Manuel. Wala pang tirada dito ka coffee, wala pang balik dito o response itong si Senator Bato de la Rosa kaugnay po sa binitiwang statement na ito ni Raul Manuel. Mary Ann Mabanag, watching from Vancouver, dyan sa Canada. Hello po sa inyo. Happy viewing po sa inyo. Kay Luz Ramos, good evening po. Oy, lagi po ako nanonood sa inyo. Oy, maraming salamat naman ha. Ma'am Luz Ramos, shoutout po sa inyo. Thank you for always tuning dito po sa ating programa. Tina's Cooking, ano ang TikTok mo? Search nyo lang po ka-coffee. Yan, nasa TikTok din tayo ka-coffee ha. Hanapin nyo lang ka-coffee. September vlog, Bato, okay lang makulong sa The Hague? Imported ka, baka makasama mo si Dikong Friends forever. Maganda kulungan doon, di ba? Mas mahirap pa kung dito ka sa Pilipinas makukulong eh. Congested ka-coffee. Siksikan at ang pagkain, hindi mo masikmura, di ba? Kaunti at medyo hindi ganoon kalinisan ka-coffee yung mga isi-deserve, no? Pero kung doon ka sa ibang bansa, hindi masyadong mainit dahil maganda ang klima. Imagine na, Europa, sa dahil ka makukulong. Maganda mga higaan dyan, segregated, di ba? Mga double deck eh. Kung yung nakikita natin sa pelikula, magaganda ang kulungan dyan.
Richard Velasco, ano ba yan? Akala ng tapang ni Senator Bato. Takot palang makulong eh, dahil sa mga apo ka-coffee. Cesar Macabugao Ferrer, ang sisira sa bakal ay ang sarili niyang kalawang. Sa panahon ni Duterte, marami ang feeling bakal. Ngayon, unti-unti na kayong kinakalawang. Ang lalim nito ha, pero in a way, may punto ha. Kasi dahil yung ilang mga kaalyado ni former President Duterte, unti-unti na itong ginigiba ha. At isa dito si Pastor Apollo Kimboloy, sinusunod-sunod dito ha, dyan sa Congress. At ang chika nga, eh, again, disclaimer ulit, hindi pa po ito verified, eh, anytime daw, eh, magsiserve daw ng arrest warrant or ng warrant of arrest laban dito. Pero yan po yung mga unverified yan, ka-coffee, mga nagkakalat lang yan online. Aniseto Pagatpat, oy, napakatapang pero iyakin, takot na takot sa ICC, sabi ni Aniseto Pagatpat, because of ano, of mga apo daw. Flor Bagao, good evening ka-coffee. Hello sa inyo kay Franchel. Good afternoon po ka-coffee. Hello sa inyo ka-coffee, no? Kay Judy Combas, good evening idol ka-coffee. Watching from Doha, dyan sa Qatar. Haha, takot pala si Senator Bato na makulong. Ayun niya, sabi, nabawasan daw po ng tapang. Griselda, takot siyang makulong dahil sa di niya makita mga apo niya ay bato ka. Pwede naman siguro, pwede naman dumalaw yan ka-coffee. Hindi ko pagbabawalan niya na makita siya. Ayun niya lang, medyo mahal-mahal yan kasi punta ka pa ng Dahig, magkano pa masahe papuntang Europe? 50,000. Mababa na yung 50,000, nakapromo ka pa dyan. Baka umabot pa ng 70,000 yung magagastos mo papunta dyan sa Dahig. No? So medyo magastos nga yan on the part of the family of Bato. If ever, ha, makukulong siya dyan sa Dahig. September vlog, they can't investigate dito sa Pilipinas kasi there is no jurisdiction. The only thing they can do is United Nations pressure Marcos admin to prosecute against crime for humanity in the Philippines. Possible route din po yan. Kaya takot din ka-coffee mag-abroad eh. Itong si Senator Bato de la Rosa kasi anytime, di ba? Siya rin naman ang nagsabi niya na baka anytime pagtapak niya sa ibang bansa, i-arestuhin na lang siya. Kaya bibihira din ito lumabas ka-coffee ng bansa. Minerva Stork, shout out ka-coffee. Watching you always and like is done. Thank you ka-coffee ha. Kay mga Minerva Stork na sa Facebook, sa YouTube nakikinig po sa atin. Happy viewing po sa inyo. Yung mga ka-coffee natin nasa TikTok, ayan, nakikita ko kayo dyan, ka-coffee, 7,000 viewers natin sa TikTok. Happy viewing po sa inyo, yung mga hindi pa po naka-follow sa atin sa TikTok. Ayan, nasa YouTube kayo, nasa Facebook kayo, at gusto nyo rin po tayong i-follow sa TikTok, yan, multi-platform tayo. Search nyo lang po dyan ang ka-coffee kung may TikTok po kayo dyan. Umurong na si Bato, ka-coffee, ha ha ha. Inamin niya na ka-coffee. Ma'am Carmen, hello po sa inyo. Kay Baby Alicia, bakit ba kasi nag-aalala sila? Nandiyan naman si Atty. Roque na expert. May punto ka. Mang Baby Alicia, expert sa international law. Eh, sa tingin ko naman, ipagtatanggol siya. And definitely, ipagtatanggol siya ni Senator Harry Roque. And even the Duterte, ipagtatanggol sila ni Harry Roque. At ng ilan pa po ng mga legal experts, mga international lawyers, definitely, with their resources, mabilis po sila makakahanap ng mga lawyers na magtatanggol po sa kanila. Gloria Presas, kala ko bato ka. Malambot ka pala sa ICC. Yun lang ka-coffee. Sorry, QL po akong TikTok. Ah, wala daw po siyang TikTok. Si Shopee. Okay lang po. Kung nasa Facebook na kayo, nasa YouTube, kahit di na po kayo pupunta ng TikTok, no? Gusto lang din natin ano eh, mag-appear din tayo sa TikTok. Yan, meron tayo 6,000 viewers sa TikTok. Hello po sa inyo. Happy viewing po sa inyo. Yan, 286 views na tayo sa TikTok. At may bago tayong mga followers, 3 followers dahil sa TikTok. Oy, kumusta po kayo? Good morning sa mga ka-coffee natin sa ibang bansa. Happy viewing po sa inyo. Sige, kunin niyo yung kape ka-coffee. At sige, move on tayo. Meron pa po tayong isang topic.